back to my channel ngayon ay kakauwi ko lang galing ng Balkan at bumili ako ng mga bagay-bagay at mga gamit na gagamitin ng aking kapitero ngayong linggo. So ngayon naman guys, excited ako na ipakita sa inyo ang aking biniling gamit noong bago magbagong taon. Ito ay isang Hanabishi dish sterilizer. So para sa akin guys, ay importante magkaroon ako ng ganitong gamit kasi sa panahon ng ngayon na maraming virus at mga bacteria na hindi natin nakikita at litong-lito na tayo sa mga virus na lumalabas at mga nangyayari sa ating paligid. So kailangan natin maging malinis at matmanatili natin na ligtas ang ating mga gamit pang kusina. Lalo-lalo na yung mga utensils at mga dishwares na direkta natin ginagamit sa pagkain. So sa pag-iikot ko dito sa mga malls sa Iloilo City, ito lang talaga guys ang brand na nakita ko na fit sa aking kagustuhan. So guys, ito ay napakagandang produkto kasi para siyang isang maliit na refrigerator or cooler na makikita mo yung mga gamit mo sa loob at saka parang magnetic yung kanyang door guys. So hindi talaga siya mapapasukan ng mga insekto. So tara na guys, atin nang i-unbox ang ating biniling Hanabishi dish sterilizer. Guys, i-unbox na natin siya. Ito na ang ating dish sterilizer. Siya ay made of metal guys at di kuryente siya guys. Oh, yan. Yan siya. Yan yung kabuuan na itsura niya guys. So, makikita mo ang inyong gamit dyan kasi crystal siya sa labas. Ayan guys. So, 900 watts ang kanyang wattage. Napaka-safe kasi nga, oh, yan, oh. Parang yung sa gilid ng refrigerator. Yan, di ba? Oh, ayun. Diba? Napaka, ano, kahit na ilagay mo na lang yan pagkatapos na ma-sterilize yung mga gamit mo, ilagay mo na lang dyan. Ito, guys, ay pangalawa sa pinakamalaki na kinuha ko kasi meron siyang mas maliit dito. So, hindi ako kumuha kasi pag maliit, baka kulang, kukulangin lang kasi yung purpose ko is for storage. Meron ding mas malaki dito, yung dalawa pa yung mas malaki dito. Pero wala silang display. Yung nasa stock nila is yung maliit at saka yung ito lang. So, dalawa ang kanyang compartments na merong mga dishware holders. Ito. At saka meron siyang ano doon sa loob. Ayun na yung parang sa oven toaster. Ang tawag dyan guys ay heat pipe. So may mga heat pipe siya na nag-sterilize. Yan o. Yan o yung naka-attach sa white na. Yan. Pag sinaksak mo siya sa kuryente ay magpupula yan. Katulad sa mga oven toaster. Ayan dito guys. Dalawa yung kanyang heat pipes. Ayun sa baba. Tsaka doon. So sa taas, isa lang siya. Oh, ganito siya guys. Ayan diba? Napaka comfortable. Tsaka useful niya talaga guys. At tsaka masyadon siyang modern tingnan. Diba? Diba ang ganda? So, bago mo pala i-sterilize yung mga gamit mo, guys, yung mga dishwares mo, ay dapat dry siya bago mo siya ipasok dyan sa loob. Yung sa itaas na compartment or cabinet, guys, ang mga ilalagay mo dyan ay mga plastic and wood na dishwares. And dito naman sa
ibaba yung mga glass, mga stainless steel, porcelain, na mga utensils and dishes. Ayan guys, so nakalagay din dito sa harap niya guys. Ayan. Diba? May instruction siya. Kaya't maganda. So, pag nalagay ko na to sa aking kusina guys, tsaka ko na gagamitin. Kasi nagpapagawa pa ako. May mga pinapagawa pa ako dun sa kusina guys. Yung mga munting naayos. At ito rin pala. Ito, may nakalagay oh. Upper. May mga button siya guys. Upper button, lower button, power button. Ayan. Ayan. Kung gusto mong gamitin yung upper button, i-press mo lang to yung sa upper. Tapos kung lower naman, ito yung sa gitna. Ayan. Tapos kung dalawa yung gagamitin mo, edi dalawa doon yung i-press mo. Kung ayaw mo na siyang gamitin, ay i-off mo yung power niya. Ayan o. Power. Tapos, ang sa taas na portion guys, may instruction din yan sa manual niya na 20 minutes. Tapos yung sa baba is 15 minutes lang. So, hindi mo dapat na i-open siya habang siya ay nag-sterilize ng ating mga dishwares. Kasi, pag in-open mo siya na wala pang 20 minutes ay mag-off siya guys. Yan. Mag-off. So, dapat na i-wait mo muna yung 20 minutes na nag-sterilize siya. Tapos, you have to wait for another 20 minutes para ma-open mo siya na hindi siya masyadong mainit sa loob. Okay? So, pero kung limbawa na ayaw mo siyang gamitin na pang-sterilize kasi ikaw lang naman mag-isa sa bahay niyo, kung minsan, di ba, pwede naman na gawin mo lang siyang storage. Ayan na, na-share ko na sa inyo. Baka sa mga gustong bumili ng ganito, useful talaga siya guys sa panahon ngayon. So guys, yun na ang aking kauna-unahang pag-unbox ng aking biniling dish sterilizer at sana'y nakatulong ako at nakabigay sa inyo ng magandang ideya na inyong magagamit sa inyong kusina. At salamat guys sa patuloy na panonood ng aking mga vlogs. Mahal ko kayo. Mwah, 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 mwah. Bye!